Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangong mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Masagana at magandang gabi sa lahat ng mga subscribers ng Pinoy Creepy Tales at sa lahat ng mga bumubuo nito. Itago nyo na lang ako sa pangalang Erica. Ako ay 38 taong gulang na ngayon. Ang kwentong ito ay mula sa aming personal na aming karanasan sa aming probinsya kung saan kami naninirahan dati. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar dahil baka may mga magalit na tagapakinig din dito sa Pinoy Creepy Tales. Nasa 4 ng elementary ako noon at nagbubuntis ang nanay ko sa 3 naming kapatid. Dahil sa may kalayuan ng eskwelahan ay inaabot kami ng ilang oras sa paglalakad papunta dito. May kalakihan na antya ni nanay nung isang beses ay hinatid niya kami papasok sa eskwelahan ng panganay kong kapatid. Ang bilin daw kasi sa kanya nila lola ay kailangan niya maglakad-lakad para matagtag o bumaba ang kanyang tiyan. Nakadating kami sa eskwelahan na maaga nung araw na iyon at pagkahatid sa akin ni nanay sa silid-aralan ko ay may isang guro na kumausap sa kanya. May katagalan silang nag-uusap sa labas ng aking klase at panaka-naka akong sumusulyap sa kanila. Nakikita ko sila nanay at yung guro na si Teacher Evelyn na masaya nagkukwentuhan. Minsan pa nga ay narinig kong tumatawa si nanay. Natapos ang klase namin na maghapong iyon at maglalakad na kami pauwi ng panganay kong kapatid na si Kuya Erickson na nasa 6 na baitang na noong taong iyon. Palabas na kami ng gate ng aming eskwelahan nung may tumawag sa amin ni Kuya. At paglingon namin ay si Ma'am Evelyn na nakangiti at naglalakad papunta sa aming dalawa ni Kuya Erickson. Tinanong namin si Ma'am Evelyn na kung bakit o kung may ipagbibilin ba ito sa amin. Ngunit ngumiti lang ito at sinabi na sasabayan na daw kami sa paglalakad ni Kuya pa uwi. Hindi naman kami nainip dahil sa nakikipagkwentuhan si Ma'am at halos kalahating oras lang ay nakadating na kaagad kami sa aming bahay. Nakita nila nanay na nasa harap ng aming bahay na at nagwawali sa harap ng bakuran si Teacher Evelyn na agad nilang pinapasok at niyayang magmeryenda. Pero tumanggi ito na inihatid lang daw kaming dalawa ni Kuya Erickson pa uwi. Nung nakapagpaalam na si Ma'am Evelyn ay nagtaka kami dahil ang tinatahak nitong daan ay papalik sa may eskwelahan. Nagtanong si nanay na parang nagpagod lang daw ito sa paghatid sa amin ni Kuya kung sa lungat ang daan nito pa uwi sa kanyang tinutuluyan. Kinagabihan nun ay mga nakahiga na kaming buong pamilya. Patulog na ako ng sandaling iyon nang makarinig kami ng mga kalusko sa labas ng aming bahay. At ang mga aso at manok na alaga ni tatay ay mga biglang nagsiingay. Tinanong siya ni nanay na kung bakit biglang nag-ingay ang mga halagang hayop. Na sinabi lang ni tatay na baka may pusa lang o digaw na hayop na napadaan. Ipinagkibit balikat na lang namin iyon at natulog. Kinaumagahan ay nagising ako na nag-uusap sila nanay sa aming sala habang mga nag-aalmusal na nung mga bandang 2:00 daw ng madaling araw ay may baboy silang narinig na paikot-ikot sa labas ng aming bahay. At nung nilabas daw ni tatay iyon para tingnan, ay ang nakita niya umano ay isang itim na baboy na palabas na ng aming bakuran. Hinabol niya daw ito pero paglabas niya ay kahit ni anino nung baboy ay hindi na niya nakita. Dumaan ang mga ilang gabi na puro paulit-ulit ang mga nangyayari. At ang nakakabahala pa ay may mga patay na alagang hayop na lang na natatagpuan kada umaga na naging dahilan para magtipon-tipon ang mga taga-baryo sa amin. Haka-haka na aswang ang pumipeste sa mga alagang hayop. Nagkaroon ng mga nagroronda ang mga kalalakihan tuwing gabi upang maiwasang maulit ang ganong pangyayari.
habang ang isa naming kapitbahay ay gumawa ng isang kwadra na hindi mo malahalatang kulungan na walang maaaring daanan palabas kahit na mga bintana o siwang man lang. May buhay na hayop na nakapain sa loob at na kung sino man ang magtatangkang pumasok ay maikukulong sa loob nito sa pamamagitan ng mga nagkukubling bantay na mga lalaki. Sumapit ang kinagabihan ay batyagang umantabay ang mga kalalakihan nagbabantay sa naturang kwadra upang mahuli kung sino o ano ang pumipinsala sa mga alagang hayop ng mga aming kababaryo. Pasado alas 3 ng madaling araw habang nagbabantay ang mga kalalakihan ay nakakita sila ng isang itim na baboy ramo na dahan-dahang naglalakad papasok sa loob ng kulungan. Nung masigurado nilang nasa loob na ito, ay agad silang mga nagsilabasan sa kanilang pinagkukublian at agad na isinara ang malaking karangkahan ng kulungan at agad itong ikinandado. Dahil dito ay nag-ingay ang baboy ramo na nasa loob ng kulungan at binubunggubunggo nito ang mga nagsisilbing pader na makakapal na kahoy. Patuloy na binantayan ng mga kalalakihan ang baboy at ang kulungan at hinintay nila na mag-umaga bago ito buksan. At pagsapit niya ng umaga ay nagtipon-tipon ang aming mga kababaryo kasama na kami nila nanay, ako, Kuya Erickson at si tatay. Pagkabukas na pagkabukas ng kulungan ay labis ang pagkabigla naming lahat dahil ang baboy ramo na nakakulong ay wala na. Pero ang nasa loob nito ay isang babae na walang mga saplot sa katawan habang nakayukyok sa isang sulok ng kulungan na tumiiyak. Ito ay walang iba kundi si Ma'am Evelyn. Agad na kinausap ng mga taga sa amin si Ma'am Evelyn na kung bakit nito nagawa ang mga ganong klase ng bagay. Ipinaliwanag dito na hindi umano siya nang bibiktima ng mga tao at tanging mga hayop lang ang kinakain. Humingi din ito ng patawad kay Mama dahil inamin nito na inukutan niya ang aming bahay pero wala itong intensyon na masama kay Mama at sadya lang na hindi niya matanggihan ang amoy ng isang nagbubuntis. Pinakawala ng mga taga sa amin si Ma'am Evelyn at binigyan ng maayos na kasuotan sa pangakong hindi na ito babalik pang muli sa aming lugar na sinang-ayunan naman ito. Matapos ang tagpong iyon ay bigla na lamang nawala at hindi pumasok sa eskwelahan si Ma'am Evelyn. Kumalat ang balitang ito sa aming lugar at sa ibang panig pa ng ating bansa noong dekada 80. Sa mga nakikinig dito sa channel ng Pinoy Creepy Tales, kung magkaedad tayo ay malamang na alam nyo ang kwentong ito. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa pagbabahagi at pagkukwento ng aking karanasan. More power and more stories sa inyong channel, Erica. Niyo na lang ako sa pangalang Ronald. Skeptic ako pagdating sa kwentong multo, aswang, at kung ano-ano pang kababalaghan. Noon yun, hanggang nangyari sa akin ito. Umalis ako sa Caloocan at tumira dito sa isang agricultural land noong taong 2005. Dahil laki ako sa mataong lugar, sanay akong lumabas kahit gabi na. Minsan sa aking pagpapahangin sa labas ng aking tinitirhan, nakaamoy ako ng malansa. Parang hasang ng isda na medyo nabubulok na. Iniisip ko na lang na patay na hayop sa ilalim ng manggahan na malapit lang sa bahay. Kinabukasan pagbili ko sa tindahan, nag-uumpukan ng mga matatanda. Pinag-uusapan nila yung amoy na iyon. Bumili ako ng soft drinks at tumambay saglit para makinig sa usapan nila. Pero hindi ako nakisali. Ayon sa narinig ko sa kanila, ang masangsang na amoy daw na iyon ay senyales na may aswang sa paligid. Natawa lang ako at nahalata ng isang matanda at sinita ako kasi mukha daw hindi ako naniniwala. Tinanong nila ako kung sino ako at saan ako nakatira. Sa bandang huli, pinaalalahanan na mag-ingat daw ako lalo na sa gabi at dumadaan pa naman daw ako sa lilim ng manggahan papauwi. Sabi kasi nila,
Yung aswang daw ay sa manggahan lagi nakikita. Isa itong lalaki. Nagaan yung baboy o aso at madalas sa manggahan tumatakbo. Hindi ko naman sila seryoso. Minsan pumunta ako sa sentro ng bayan para mag-computer. Ginabi ako na uwi mga alas 10 ng gabi kasi inabutan ako ng last trip papunta doon sa baryo na tinitirahan ko. Maliwanag ang buwan katatapos lang magpasko noon. Malamig ang simoy ng hangin. Tanging tunog lang ng sapatos ko na tumatama sa mga bulok na dahon ng mangga ang narinig ko. Nasa kalagitnaan ako ng 5 hektarya na mango orchard ang tinitirahan ko. Malamig, maliwanag ang buwan. Ako lang mag-isa sa daan. Dumagdag pa ang mga puno ng mangga. Perpektong setting sa isang horror film. Dahil kompleto na ang elements to look creepy. Seryoso to. Naamoy ko uli yung hindi maipaliwanag na amoy. Aaminin ko, natakot talaga ako dahil nakarinig ako ng malakas na tunog ng mga bulok na dahon sa lupa na para bang may tumakbo sa ibabaw nito. Bumalik sa isip ko yung kwentuhan sa tindahan. Binilisan ko ang lakad ko, parang napakalayo ng lalakarin kapag natatakot ka. Kabado na baka biglang sumulpot sa harapan ko yung kung anumang tinutukoy ng mga patatanda. Sa sobrang kaba ko siguro nagsalita na ako ng medyo malakas na sinabi kong alam kong matagal niya na akong tinatanaw mula sa manggahan. Kasi lagi kong naaamoy ang baho niya mula sa aming bahay. Nung malapit na ako sa aming bahay, bumukas ang ilaw sa balkonahe. Lumabas ang kasambahay. At sabi narinig niya daw na may kong nagsasalita sa labas kaya binuksan at lumabas na siya. Sabi ko baka ako lang yung narinig niya na kumakanta habang naglalakad sa manggahan. Hindi ako makatulog nung gabing iyon. Nawala na yung takot na nararamdaman ko kanina pero iniisip ko pa rin kung ano talaga yung nangyari at yung narinig kong yabag sa manggahan. Nagpahangin ako muli sa balkonahe dahil maliwanag ang buwan. Kahit papaano, naaaninag ko ang ilalim ng mga mangga. Malinaw pa sa alaala ko yung figura ng tao na nakatayo at nakatitig sa akin mula sa may kalayuan. Pinagmasdan ko din yung hugis taong ito na hanggang para siyang tumuwad at naglakad gamit ang mga kamay at paa patungo sa madilim na bahagi ng manggahan. Napaka-weird ng gabing iyon. Kinabukasan pinalagyan ko ng tigisang ilaw ang mga manggang madaraanan patungong bahay. Ayoko na kasing maramdaman yung sobrang takot na naramdaman ko noong gabing iyon. Akala ko, doon na matatapos yung mga bagay na iyon. Hindi pa pala. Sa susunod, ikukwento ko ang kasunod na nangyari ng kwentong ito. Ronald Fisher ng Bulacan. Kung tuluyan tapusin ang video na ito ay isang mabilisang shoutout muna sa mga taong patuloy na sumusuporta sa ating channel na Pinoy Creepy Tales. Sino ba? Miss Marites Guevara. Sabi niya ay, hi po boss, present po uli. Shoutout naman po boss, thank you po sa magagandang story. Till next story ulit, God bless. And more power po sa channel mo. Keep safe po tayong lahat. Maraming salamat Miss Marites Guevara. Patuloy nyo lang supportahan itong ating channel. Sino pa ba? Si Edward Magallion, tinatanong niya kung saan sa Aurora yung kwentong aswang sa Aurora. Ayun, sabi ko nga hindi ko alam yung saan mismo yung eksaktong lugar. Kay Irene Romaraog, new subscriber here. Ganda ng mga stories mo sir. More power sa channel mo. Ayan, thank you at welcome po dito sa ating channel na Pinoy Creepy Tales. Makakaasa pa ko, kayo na mas pagbubutihan pa namin at madami pa kaming mga ibabahaging kwento mula sa ating mga sender. Patuloy lang po natin supportahan ang channel. Takotan TV, guys. Bagong horror channel, bisitahin niyo yung Takotan TV at magaganda yung mga istorya nila. Suportahan nyo din po. Mirafleur Cam Pomanes.
Ayan. Ano lang, feedback lang siya. Mahina daw yung, malakas yung background. Tapos, ayun lang, malakas yung background. May mga suggestion niya lang. Thank you po sa suggestion, Miss Miraflor. Noted po yan. Poo and Friends, shout out po, sir. Thanks. Ayun, ito, lagi nagko-comment to si Poo and Friends. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Patuloy lang po nating paluguin o suportahan itong Pinoy Creepy Tales. Jalmer de Makuta, yes, nakasubscribe na po, nakasubscribe na po ako. Pa-shoutout na lang po, ay Lodi. Ayun. Ayan, sa next story, Jalmer, ah hindi, dito na pala. Thank you sa pag-subscribe dito sa ating channel na PCT o Pinoy Creepy Tales. Patuloy lang po nating suportahan itong ating community dito. Salamat. 20 Billiones, Happy Creepy Tales, shoutout po. Ayun, ito si Miss 20 Billiones, lagi itong nagko-comment sa mga story. Maraming salamat. Erica Sayuri, nakakatakot daw, sabi niya. Ayan, ang purpose po talaga natin is manakot. Pero maraming salamat sa pag-suporta. Huwag po kalimutang mag-subscribe. Salamat po ulit. Pete Ravager, okay to ah. Ayan. Thank you sa pag-suporta o sa pagbisita dito sa channel, Boss Pete. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, like, and share. Jane PR, ganda ng intro ah. Ang ganda ng story mo. I love your story and I like your voice too. Ayan, maraming salamat po. Iba, sinasabi, magtinda na lang daw ako ng balot eh. Patuloy lang po nating suportahan itong PCT o Pinoy Creepy Tales. 1, 2, 3, sabi niya, happy 1K subscribers. Yun, boss, salamat. Oo nga, naka 1K subscribers na po ang ating channel na Pinoy Creepy Tales. Palaguin pa po natin at patuloy nating suportahan. Sino pa? Shimley Monroy, sabi niya, nice story daw doon sa Baryo Aswang sa Timog Baybayin. Maraming salamat po. May mga new upload pa po kami, Miss Shimley. Panoorin nyo din po. Mga kwento ni Telmo. Eto guys, ang lupit nito. Subscribe din kayo dito sa channel ni Boss Telmo. Mga kwento ni Telmo. Ang gaganda ng mga story niya. At ang lupit mag-narrate. Jane PR, ang sabi niya, hello admin, gandang gabi. Ganda pakinggan, like it. Ayan. Welcome po dito sa Pinoy Creepy Tales. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, like, and share. Umasa po kayo na mas pagbubutihan pa namin sa mga susunod na updates. Sino pa? Hindi ko nababasahin ha, mabilisan lang kasi. Ichigo Amanuo. Shout out din kay Marieta Año Nuevo. Ito, hi Miss Marieta. Thank you sa palaging pagsuporta. Pinoy Unknown. Ito, bisitahin nyo din yung channel na Pinoy Unknown. Magaling din yan. Lupit pa mag-narrate. Angel 1869. Sino pa? Merlin Jacobo. Sino pa? Horror Tape. Suportahan nyo din yung channel na Horror Tape, mga ka-creepy tales. Miss Neng X. Haro Kumoto. Legion Sator. Girly Hema Chandran. Ziri Jose. Katotohanan at Misteryo, ayan, horror channel din po, bisitahin at suportahan nyo din po. Donna Monares, Maki Bilyaro, Kent Uchiha, Shirley Ann Arzaga, kay Ate Jolly, guys, ito yung mentor ko. Bisitahin nyo din si Ate Jolly, tapos suportahan nyo din po. Gaganda ng mga story ni Ate Jolly. Syempre ito, si Miss Ann Lindiesto, palagi itong nagko-comment sa mga video natin. Lagi siya nakasuporta. Maraming salamat, Miss Anlin Diestro. Sino pa? Bella Bruce, Marites Guevara, Lini Lopez, Miko Azalea, Andrew Morillo, Jordan Gabiaso, Christopher Mostaza, meron pa ba? Takbot. 1, 2, 3, meron na po. Sherwin Tan, Edmond Tang Kanko, Raquel Endozo, Cynthia Radernetsay, Kawai Kira, si Miss Jocelyn Dimla, John Mark Vito, Jejeru,
Jeffrey Makapugas, Rowena Talamisan, Iris Tachibana, Steven Tan, oh, ayun na. Jedda Bad, Team Savior Care, Rowena Talamisan, Wilbert Godinez, Midge Lay Blossom, Miss Neng X, Mariket Siman, and Henry Trinidad, Maria P. Debierte. Yan lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, pati sa mga bago pong subscribers at sa mga magsasubscribe ba lang. Happy Creepy Tales uli. Good night. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!